WIC. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa TWIC. Programang pwede kang mag-uchat. Pinakwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa TWIC. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa DWIZ 882. Ngayon, January 25, 2023. Ito po si Conrad Banal at si Atty. Sixpoon Angeles. Karambola! Mamaya pa ng konti yan. Okay, Wednesday! Mapapanood at mapapakinggan niyo po kami sa aming website, DWIZ. Ibig sabihin niyan, www.dwiz882am.com. I-download niyo yung DWIZ app. Pagkatapos, mapapanood niyo na kami. Live din tayo on Facebook, DWIZ882 page. DWIZ882 sa YouTube. Tandaan nyo lang, DWIZ882. Ang ating hotline, ating text line ay wala. Ayun, nandun na. Text line 0999-767-376-6768. Tayo po ay live din sa digital TV, test broadcast ng Aliu 23 channel. Sa Sky Cables, channel 72. Sa TV Plus, channel 27. Sa GMA Affordable Box, channel 32. Sa lahat ng digital TV devices at TV receivers, i-scan nyo po yan at hanapin nyo yung Aliu 23. Yun yung aming channel. May birthday ba? Wala may birthday. Okay. Eto po, itlog naman ngayon ang issue natin. Itlog! Grabe naman to. Hindi raw po reasonable ang presyo ng itlog, sabi mismo ng Presidente ng Republika ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Bakit hindi reasonable? Excuse me. Bakit daw ho hindi reasonable? Ang babaw daw ng presyo sa farm gate. Okay? Nasa ano lang daw ata, 6 na piso o 6 o less than 6 pesos. Ang bentahan na sa labas, umaabot na ng 10 piso. Okay? 10 piso ho. Ang laki daw ng agwat ng farm gate at saka ng presyo sa palengke. Hindi raw ho, yung production cost, ang ginadahilan ng mga mangiitlog. Tama ba yun? Yung po mga, asosasyon ng mga layers. Kasi yung iba yung manok dyan eh. Yung manok na tinitinda sa palengke na katay, growers po tawag doon. Yung mga nangingitlog na manok, layers, at hindi pinapatay yun, at hindi kinakatay. Okay? Nangingitlog lang. Yun ho ang kanilang papel sa buhay. Ang sinasabi nila, sumobra daw ang taas ng cost ng inputs, feeds, kuryente, ano pa ba? Ang deklarasyon ho ng presidente, masyado daw malaki ang agwat, hindi raw commensurate. Ano ba sa Tagalog yung commensurate? Yung itinaas ho ng mga gamit sa production ng itlog, yung mga feeds, yung mga fuel, hindi raw ho ganong kataas para maging 10 piso ang presyo ng itlog. Hindi commensurate. Mas sobrang laki ng itinaas. Mahigit 4 na piso. Okay? Well,
Dati bumibili kasi ako ng itlog, yung large. Yung large ngayon eh, 10 piso na eh. Dati 6 na piso yan eh. So 4 na piso ang tinaas, di ba? Eh 4 na piso daw ba ang itinaas ng mga inputs? Like feeds, like fuel. Sa ganang kay President BBM po, ang sabi niya, eh, may nangyayari dyan. Kasi napakalaki na agwat nung farm gate kung magkanong binili yung itlog doon sa mga producer at doon pagdating doon sa palengke, ang laki ng agwat. Sabi niya, mga 5-something lang ang farm gate price. Okay? Yan ho ang issue ngayon. So, inatasan ngayon ng presidente itong Department of Agriculture para daw ho tingnan yung itlog. Ano ba naman niya? Itlog. Ang problema dito sa itlog, hindi tayo pwede mag-import eh. So, yun hong solusyon palagi ng ating mga economic managers na tinatawag. Yung mga nag-aral po ng mga PhD. May mga doctorate dyan, may mga master's degree dyan. Ang lagi solusyon nila, importasyon. Yan ho sinasabi ni Secretary, Finance Secretary Benjamin Jokno. Yan ang sinasabi rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Felipe Medalla. Yan po ang sinasabi din ng National Economic Planning Secretary Balisakan. Yan din po ang sinasabi ng DTI. Yan ang sinasabi nila lagi. Importasyon daw ang solusyon. Okay. O ngayon, sige, mag-import kayo ng itlog. Magkakanda basag-basag. Hindi huso ang, kumbaga, sa lahat ng bagay, importation ng solusyon, hindi pwede mangyari. Ayan, binigyan na tayo ng leksyon. Binigyan na tayo ng konkreto na leksyon. Etong itlog naman ang nagka-problema tayo. Na hindi na nating pwedeng import yan. Itlog. Yung itlog ni Jim. Ay, hindi pala. Wag yun. Hindi pala, ano yan, hindi. It's not negotiable. Hindi po commercial. Hindi commercial quantity. Hindi commercial quantity yun. Totoo lang. Sa totoo lang. So ano po nangyayari ba? Ano ba nangyayari dyan? Sabi ng Department of Agriculture, makikipagkita raw sila sa mga producers ng itlog at sa mga traders para pag-usapan yan. Naknanto ko ngayon pa. Ngayon lang. Ilang linggo na sinasabi yan, taas na ng taas ang presyo ng itlog. Ngayon lang makikipag-usap. Ha? Makikipag-usap na raw itong Department of Agriculture. Kung anong, para makita kung anong dahilan, sobrang taas ng presyo ng itlog. Okay. Sa mga kwanho kasi, kumbaga, yan ang backup, last resort kung tawagin. Yan ho yung pang suporta ng nutrition sa maraming tao. Yung hindi kayang bumili ng 400 pesos per kilo na baboy as protein source. Ang isda ho ngayon, naku po, saksakan ng mahal. Okay? Yung mga galunggong na ganyan, swerte ka na kung 240 makakuha ka. Ang mahal lang ngayon, isda. Okay? Manok. So, saan ka kukuha ng protina? Ay, pwede siguro sa munggo. Yung munggo kasi malaking source ng protein yan eh. Meron nga kaming feeding program po sa mga malnourished, severely malnourished. Saksakan ng papayat at saka talagang underdeveloped na mga pupils, mga nag-aaral sa eskwela, dyan sa Gutamco. Ang technology ginagamit namin yung sa kabisig ng kalahi,
nakapag-develop sila ng mga recipe na mura lamang ang mga ingredients pero masustansya. Isa na dyan yung munggo na may malunggay leaves. Okay. Mura lang pero may protina at saka merong gulay. Nutrients, vitamins and everything. Yan ho, pwedeng substitute sa munggo. Eh pero araw-araw ba naman munggo? Diba? Ang ginagamit ho ng mga kababayan natin na substitute sa protina, eh itong itlog. Eh ngayon, eh sumobrang taas naman ng presyo ng itlog. So ang nagsabi daw ho, sinabihan daw ho ng presidente, itong si Agriculture Undersecretary Senior Yusek Domingo Panganiban, nung nag-meeting ho kahapon ang cabinet. Okay, ang sa cabinet meeting mismo na high level, mantakin nyo naman, isipin nyo to, pinag-uusapan po ang presyo ng itlog. Baka dapat hanggang doon lang yan sa bureau. Baka dapat isang desk lang yan sa bureau. Ganun ka-helpless po ang bayang Pilipinas. Problema ng itlog aabot sa cabinet meeting at presidente pa mismo ang diretso na magsasalita tungkol dito and he had to handle. Sabagay, siya ang kalihim ng agrikultura. Siya ang agriculture secretary. Pero yung mga ganitong masyadong parang dapat doon pala sa baba na ayos na to. Eh ngayon lang makikipag-meeting ang ating Department of Agriculture. Hindi raw ho medium-sized eggs, 9 pesos each. So yun large, lumalabas na 10 pesos na nga. Okay? Lumalabas na 10 pesos na, ayun! Naku po, naka-printed si secretary. At si paring Jonat naman, naka-izod. Izod. Eh, ito itlog eh. Umabot ng cabinet meeting, itlog. Oo nga eh, sabi daw ng presidente. Anak ng tokwa, itlog. Camera. Ganun tayo ka. Nagalit. Pwede kasi, ang weird ng ano. Oo. Cabinet, itlog. Nagtataka daw siya. Ba't napakalaki naman ng agwat? Ang laki ng tinaas. From 6 pesos yung large, naging 10. Mm. Sabi niya, hindi naman ganyang kalaki ang tinaas ng input. And it should be only, parang dapat yung retail price should be something between 750 and ano lang. Parang gano'n. Basta naglalaro around before, that number. Bago 752, ano. Basta, or 750, 7. Parang gano'n lang. Hindi pwedeng abutin ng 10. Sabi niya, meron ng, hindi niya lang sinasabi yon. Pero if you read between the lines, meron na nagsasamantala niya. Yun ang sabi niya. Kaya makikipag-meeting daw to, siguro babambuhin ni Ingo ito. Because we were thinking na all over the world, may resurgence ng avian flu. Oh. So ang sinasabi nila is meron din daw dito. I assume we took it for granted na totoo yun because everywhere else, ganun eh. So Australia may problema sila. In fact, kumakalat na dun sa so other kung, species. Yes. So, kung wala silang production, tataasan nila yung presyo. Yun ang di ko makuha dyan. So, diba ang presyo dapat depende magkano ang gastos mo? Exactly. Eh ngayon, wala kang production, so kailangan taasan na lang ang itlog. It's called the crime of opportunity. Ayan. May sama na, tama si Marcos, may nananamantala. Well, siguro, sa situation, he's being diplomatic din. Itong mga ulol na to, ayaw makisama. Sumali na pati sa itlog. Eh kasi maaring may cartel din dyan eh. Iilan lang yung traders dyan eh. Hindi maari. Tanggalin na natin yung maari eh. Well, ang inaano kasi was that pagkain, kinakartel pa rin. Yun ang unconscionable na talaga yun. Parang bago naman ito. Eh, diba? Talaga unconscionable. Yung longis, pwede mo ikartel yan. Kumusta naman ang sibuyas? Sibuyas. Hindi, kaya nga sinasabi natin sa kanila, kung maaari, tignan ninyo yung galaw ng lahat ng ano,
agricultural products at saka sino yung mga main suppliers at saka traders. Magmula sa farm gate, yes, papunta sa hanggang palengke. Halimbawa, itong itlog. Ang dami raw patong ng traders ng itlog, yun ang sabi ni Ingo. Mm. Itlog di, lang ba? Hindi lang yun. Itlog lang ba? Kasi, ang sinasabi nga natin, halimbawa, yan na lang sa itlog. Okay, ilan itlog talaga ang main suppliers ng itlog? Dito, na production ha? Na, talaga naman, kasi sa atin yun eh. Uh-oh. So, anong self-sufficient tayo sa itlog kasi hindi natin pwede i-import yan eh. From the very start, self-sufficient tayo eh. Uh-oh. So, sino-sino itong mga ito? Mm-hmm. Kaya nga, I think tatawagin yan si na Greg eh, San Diego eh. Kasi sila yung mga producers. Yung asosasyon. Yung asosasyon. E di nagsalita na yung matagal na eh. Mm-hmm. Ang sabi nila, avian flu. Iyon nga eh. Nung umbisa. That's why. At saka tumaas ang inputs. Yes. Oh. Ang sinasabi ng presidente, hindi ganong kataas ang inalaki ng inputs. Mm. Hindi justified yung 10 pesos. Yan ang sinasabi ni boss, ni presidente. Ngayon, yung element no shortage dahil sa avian flu, that kailangan ipatunayan na talaga na ganong katindi. Ganong katindi. Hindi ganong katindi. Ganong katindi. Or kung ganong katindi, hindi naman buong Pilipinas may avian flu. Yun nga, sinasabi ng mga, when we posted that before, na dahil nga sa avian flu, it was tumataas yung presyo ng itlog. Yung ibang mga followers namin, sabi, pero dito ma'am, sa dito sa amin, ganito wala lang ang presyo. So which means, saan ba yung presyo na 10 piso? Dito sa Manila. Okay. Sa mga main cities. Ganyan ang nangyari sa sa ASF. So a matter of logistics. Kasama na 'yon. Chalex na naman. Napansin din ng presidente po, ang sabi niya, ang problema daw sa sibuyas. Okay? Kasi kahit na sabihin nila na dahil sa importation ng 1,200 metric tons, bumaba ng presyo sa 200. Magandang bagay yun, bumaba. No? Like 400, nangalahati. Pero yung 200, mahal pa rin ho. Para sa sibuyas, 200. Sabi ko nga sa inyo. Historically, ang sibuyas hindi ganyan ang umabot. Hindi umabot. Di ba? Okay. Hindi. Nagsalita na rin ho ang presidente. Sabi niya, kailangan daw tignan din yung cold chain facilities. Oh. Na apektado. Kasi pagkatapos ng harvest, matagal yung... Ang problema sa sibuyas, hindi kamukha ng kamatis. Ang kamatis, whole year round. You can produce. Merong harvest, may production. Ito pong sibuyas, may season. Pagkatapos ng harvest season, kailangan itago mo yan. Para you have supply for the rest until the next... Until the next production cycle. So iba yan. Iba, kalamansi, whole year round dyan. Whole year round yung kalamansi. So hindi natin problema. Bawang, whole year round dyan. Ito sibuyas, ibang klase. Kaya nakita to ng mga kartel eh. Nako, pwede yan. Seasonal eh. At saka naging limited yung mga areas na pinaglagyan. Pinagtaniman. Eh, kasi nga, nabulukan yung mga farmers eh. Ngayon. Umayaw na nagtanim. Nabulukan sila, sinusunog yung mga harvest. Pagkatapos, lugi ka na. Susunod na crop season, magtatanim ka ba? So marami hindi nagtanim. Dahil nalulugi sila versus smuggling. Hindi binibili yung kanilang produce. Okay? Inuuna yung mga smuggled o yung mga imported. Kasi nga wala silang pag-imbakan. Wala silang cold chain. Wala silang ganun. So problema daw yan, sabi ng presidente. So pangalawa na yan. Pangalawa ng challenge. Hindi niya na sinasabi yung cartel. Hindi niya nang ngalan sinabi. Pero malaking bag. Yun na yung ibig sabihin na nagtataka siya bakit napakalaki ng diferensya ng agwat sa farm gate at saka sa market price. Ang ibig niya sabihin doon, kinakartel yan. At ang maliwanag din ang sinabi niya. Hindi na pwede magturo si Chalex. Hindi na pwede. Inputs, wala naman tumaas. Wala. Paano yun? Chain. Sa trading yan. Trading yan. Kartel yan. Sabi,
sinasabi niya, inulit niya, yun daw kailangan niya na mamuno ng agriculture secretary, eh, may science knowledge. Nako. At saka agriculture background. Nako. Bukod sa management. Nako. Ba't ka napapanako? Oo, huwag naman mga PhD. Wala lang ang titindi ng mga PhD dyan. Grabe kayo. Well, inulit niya ho yun. Yun ang sabi ng ano, sabi ng PCO. Okay. Inulit na ng presidente, ano yung mga qualifications na kailangan niya. Ang hirap, ang ano daw, kaya siya nandyan. Mm. Marami siya, halimbawa yung cartel, paano mo bubuwagin yan? Diba? So, pag daw secretary yan, ang kumakausap, ordinary secretary, lagi nasa isip nung ano, eh, malakas kami sa Malacanang eh. May intimidate. May intimidate yung secretary. Kaya underground ka namin sa Malacanang eh. Uh-huh. Eh, pero ko siya na mismo. Diba? Kaya niya raw bambuhin. Sige nga. That's President, a good point actually. Sige nga, lang President yun. Libre, makakita tayo ng sample. Mas mabilis din makaka-react. Yung kunwari, ibang agency ba may problema dito? May ano ba sa trade? May problem ba sa trade? Problema is this yan. A trade issue? Hmm. O di, pwede niyong patawag. Hindi yung makikiusap pa yung isang ka-level ng cabinet secretary na may problema. Kasi may vision. mahirap guluhin yun. Mahirap guluhin kasi eh. Kasi pag nagkaroon ka ng vision, pag may vision, baka mawala eh. Parang you're in a trance. Mm. You're levitating. Mm. Altered state of consciousness. Ayan. Ganyan. In touch with the universe. Ayan. So hindi mo pwedeng istorbohin yan eh. May vision eh. Uy, grabe kayo. Metaverse. Bakit kayo ganyan? Ah, ito yung universe, meta. Oo. Di ba? With a metaverse. Metaverse. Okay. Sabi nyo eh. So, ang gusto niya raw ho, lumawak pa ang mga farm okay. na magtatanim ng sibuyas. Sabi ni President BBM. Well, yeah. So, kailangan daw magbigay ng magagandang semilla, seeds. Yes. Sa mga onion farmers para po to boost local production. Mm. Okay. Dati naman self-sufficient tayo sa onion eh. Mm. Eh ngayon lang tayo nagkakaroon ng ganyan. Ang nangyari ho kasi over the years. Mm. Magmula pa no panahon ni ano ni food security advisor. Mm. Lumala na. Security advice. Yes, isa lang yun. Lumala yan. Okay. Kaya nga dumating sa punto na ayaw na magtanim ng onion farmers dahil nakakandalugi-lugi sila. At saka yun, bumagsak ang production. Okay. Tama yung direksyon na yun kasi nga nagkaroon ng agri-modernization and food security advisor. Yun. Modernization, ibig sabihin nun... Huwag na magtanim na sibuyas. Hindi, yung mga... Hindi, yung mga cold chain, etc. In other words, na-identify yun. Identify. Irrigation, cold chain, logistics problem, etc. Ang problema, walang ginawa. Nag-video message daw po ang presidente. Okay. Pagkatapos ng cabinet meeting sa Malacanang, naggawa siya ng video at pinakita at yan ang pinadala sa mga opisyales ng Department of Agriculture. Mm-hmm. At ang gusto niya daw mangyari, lumaki ang mga taniman, pinagtataniman ng onion. Siguro, yung mga dati nagpa-farm ng onion na umayaw na ngayon, edi inganyo nyo na magtanim uli. Okay. Diba? Baka lumipat na yan sa... Iba. Sa iba na. Naging ahente ng real estate. Diba? Mas malaki kita. Mas malaki kikitain niya. Okay. Eh marunong ba siya noon? Aba, ikaw naman. Alam mo ba na mayroong real estate consultant? Isa lang nakapasa dyan, ha? Okay. Hindi ako hirap. Saan school? Oo. Saan school uli? Saan galing yan? Di bali na yun. Talo sa UAP. Because sports is more importanter. So yun ang ano dyan. Mm. Kaya, tama yun. Kung nagbago na sila ng kalakaran eh.
Diba? Eh, nagbago na. Oh, eh, wala eh. Mag-inganyo na iba. Mm. Okay. Pero yung mga yun, yung babalik mga, yun. Babalik yun, basta bigyan nyo lang ng assurance. Mm-hmm. Eh, di sila malulugi. Mm-hmm. Yan ang lagi natin sinasabi dito sa Karambola. First and foremost, dapat kumita yung mga, farmers. Otherwise, hindi pupunta. Underscore. Yung policy, eh, hindi siya kulang kumikita. Wala. Ang mga farmers, ang dapat kumikita. Yeah, ngayon, emphasize ko lang. Kung puro import naman ang solution. Bakit may kumikita naman siya import? Ay, bo, tumaas ang onion. Import tayo. Hindi sabi niya, let's produce more. Exactly. Diyan natin ang bagong seeds. Hindi importation siya. Well, somebody's not listening to the niya, president. Sabi ko nga kanina, sige nga, ngayon, itlog ang problema. Ano yung solution yung importation ngayon? Sige nga, mag-import nga tayo ng itlog. Hindi nakakainis eh. Kasi, baka sinasakay pa lang yan sa barko doon, galing sa China or America. Basag na yan. Or mag-hatch if they're fertilized. Magbabalikan ka ng buwala, oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalikan ka Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Bago tayo pumunta ulit dyan sa ano kasi daming pinag-usapan doon sa cabinet. Puro pagkain. Puro pagkain. Ay tayo muna ay nakikisa sa paggunita ng support war. Ngayon ng January 25, ngayon yung kanilang 8th anniversary. Lahat ng mga nag-abuse ng buhay para magkaroon ng maayos na kalakaran dyan sa bandang Mindanao. Sino ba yung hinuli nila? Si Marwan. Si Marwan. Terrorista talaga. Fallen but not... Wala ka kasi kagabi. Ayan o. Nakita mo to? Ang sakit panoorin. Sakit panoorin. Bakit wala ako niyan? Eh, wala ka. Wala ka. Attorney Philip, ha? No. Ganito. Ito, yan, o. Fallen but not forgotten. Pinapaalala lang natin na first time ko nakita yung documentary eh. Naiyak na ako eh. Kasi yung documentary, yun yung binasihan din ni na Attorney Ferdy. Nung ginawa nila yung movie nila ng Mama Sapa, no? Pero parang napaalala sa atin yung without hysterics, hindi to over dramatized. Talagang ito yung nangyari, ito yung planning, ito sinunda nila yung Seaborn, yung isang company. Yung una sila yung kumuha kay Marwan. Tapos sinundan din nila yung 55th. Yun yung una na pin down na kagad dun sa cornfield. Cornfields ng Mama Sapano. In-interview yung mga survivors. Na-interview din live kagabi si Mayor Benji Magalong ng Baguio. At naalala natin na siya nga yung gumawa ng report. Board of Inquiry. Sa Board of Inquiry, which was submitted to the DILG Secretary. Yan ba yung... Hindi eh. Di ba? Saan base yung others, recommendation ng Ombudsman? Ang kaso ni Pinoy May case na final. Yung mga ang kaso daw ni yung family. Ang kaso ni Pinoy ay usurpation of authority. How can you usurp your own authority? Usurpation of authority. Doon nga nagka lalo ng kaso. Was it shown in the documentary? No, that was filed by the family. And it was much later. Ito talaga, yung just what happened. So walang case dyan. Until kaya yung sa inquiry. Ko, hindi, napakita dyan ba yung chain ng command? Yes. So nagmula kay Pinoy? Definitely. In fact, ang sabi ni Mayor Magalong, was that, inulit lang niya, kaya niya nilabas yung report and lumabas yan sa social media muna. Simultaneous dun sa pag-submit nila. Kay Mar. Kay Sec Rojas at the time. So sabi, kasi grabe yung pressure from above na number one, tanggalin lahat. There are three provisions on the liability of the president. Tatlo ang findings nila dun. Okay. Second, may nag-pressure sa kanila na huwag pirmahan yung report. Kasi kung unsigned report yan,
then may wala. Plausible deniability on its official status. Ah, if it leaks out, then sasabihin lang ng Aquino government, wala yan. Hindi, that's not the report. Invento nyo yan. That's fake. Diba? We've seen that happen recently. Yung mga directives na hindi daw pirmado, ganun. No. So, that's why, even up to the last minute, and ano ha, nandun kagabi si, ano, si Attorney Karen Jimeno. And very few people know that siya yung nilapitan, ay tinulungan sina Mayor Magalong, at the time General Magalong, to do the finishing of the report. Paayusin yun para mas maganda yung... Remove mga infirmities, legal or otherwise. Etc. At saka edit for style. Kasi iba yung ano, yung jargon and all that. So she was instrumental in the what became the final report later on. So yung sila. Movie ni Pwede. Yung dramatized version. Mm-hmm. Yan na, yung dramatized version. Came from John Based. So, One day I'll still watch that. Iikot natin. Iikot natin yan. Nawalan ako ng oras kagabi kasi. Kagabi nga, very brief na lang yung sinabi ko tungkol in introducing the movie because I was the near tears, pare. Oo. Because I had to say that in the case of Congress where I was part of the of the congressional inquiry, we only had two hearings. After that, in abort yung hearings, and there was no congressional report. The only congressional report was our report, the minority report. Yun. Hanip. Yes. Nire-road talaga. Wala. Nothing. Nothing came out. Ang sinabi na lang nila, no, there is already a board of inquiry. Huwag na tayo. Pwede ba yun? There are a lot of things that needs to be done. Mabuti naman nag-produce yung sila Magalong. At saka dun sa ano, dun sa, ang nakuha lang namin na maganda dun sa, na, ano, we were able to extract from then OIC, General Espina, na he was not also part of the whole command. Of the operation. Mm-hmm. Di ba nga, nag-ano lang daw si ano, yung kanyang body-body, si Presidente, tsaka yung... Si Alan Purisima. Si General Purisima. Di ba, silang dalawa lang. Mm-hmm. And then, di ba yan... Pero ito, isang tanong eh. Compensated ba yung mga pamilya nito mga namatay? President Duterte made sure of that. Si President Duterte na. So, okay now? Are they okay now? May kaso pa si Alan. Namatayan sila. Namatayan sila. Hindi, I mean, in terms of needs, wag na muna natin. Isang tabi muna natin missing President na lang. President Duterte guaranteed scholarships for the kids. Tapos yung may tapos mga housing. Tapos meron cash na. Meron sila pati housing. In terms of livelihood, kaya. Yan ang hindi natin alam at this point. Kaya nga, gusto kong... Kasi marami doon... Pwede tulungan ng Rotary yan eh. Kasi marami doon mga bata pa. Yung iba nga, bagong kasal. Oo, yung umiiyak doon sa TV. Yes. Talaga hindi siya makonsole. Paano may kukonsole yun? Paano nyo konsole doon? Hindi pa sila siguro. Honeymoon stage pa lang. Kaya nga sinasabi namin na we had to thank sina Philip. Attorney Philip Cruz, executive producer. Hindi nga kinausap yung mga opisyal pag nung dumating dun sa Burol. Wala. Hindi kinausap ng mga asawa. Hindi. At saka si Presidente. When they finally came. Yes. Hindi siya kinausap. Hindi kinausap. Maski na lang when the bodies arrived dyan sa Villamor, anong ginawa? Nasa Mitsubishi plant yung Presidente because mas importante yun kaysa the people that you put in harm's way, di ba? Oo. Yun na nga ang inaano natin. Kaya nga, since we had to thank yung producer, si Attorney Philip Cruz, and then the filmmaker, si Sally Jo Bellusilio. That's the one of the only ways that a grateful nation can remember. First of all, wag mo nang kakalimutan. Because this happened through a grave abuse of power. Grabe. Ibig sabihin, walang concern doon sa mga men in the field. Ganun ang lumabas. Na tinataya yung buhay nila. You have absolute, kumbaga parang mga robot lang yan. Okay lang mamatay. Hindi ba? Ganun na, yun ang nakakagalit doon. Sakit kaya marinig na there were no orders to the military to rescue. Oh. To ano, sino ba yan si Pangilinan? General Pangilinan. General Pangilinan.
actually violated the chain of command. Nung ano, kasi sinasabihan na sila sa military, walang orders, stand walang down. Orders. Hindi order, stand down ang order. Yung first. Eventually. Ganun ang nangyari. Ganun ang so, nangyari. Ang ginawa ni General Pangilinan, because he couldn't send, hindi nila mapaulanan ng bala or mortar or anything like that. They were certainly ano in a position, to be in position, na ang pinasabog nila doon was a marker, white phosphorus. Mm. It usually marks the location of the enemy. Mm. Para doon yung magiging target pagka dumating na yung inyong air support or mortar support, ganyan. Nung pinasabog yun, there were several, tumakbo yung kalaban. Mm. So thinking na may dadating na air support. Walang dumating. Lalo pero that was a big help. But by that time, ang dami na. Tapos when na, that na. Happened, it was 5:30 p.m. Tapos na. Ang dami ng patay. 5:30 ang panatan eh. 5:30 na umaga. Tagal din to. Kumasa din yung mga support. Yeah, kumasa sila. Pati yung mga nakakainis, umiiyak yung head na yung pinidyo pa daw. Yun yung ano, hindi na nga napag-usapan yun kagabi. Yung the aftermath, yung before nakapasok to retrieve the bodies. And the wounded. Na binidyo pa, pinapatay ng... In the field, so buhay pa sila, buhay pa yung mga wounded. Iba, oh. Pinasok sa yung iba dun sa field, this was the 55th. Mm. The company, yung nauna na nandun. Sana mag-rescue. They were going in and yun, tapos kinukunan pa nila ng picture. Tsaka, kinuha yung mga cellphones. Diba? Pinadadala pa sa mga pamilya. Sa mga pamilya. Mm. In fact, may mga text pa na, oh, pinatay ko yung asawa mo. Mm. Or something like that. Ganun ang nangyari. At saka isang ano. Ano na yan ha? Geneva Convention na yan. Kung totoong ano sila, combatants. Hindi naman recognized na combatants kasi yan, mga terrorists. The danger was if we recognize them as combatants, ni-recognize natin na sa belligerency. Pero diba, pero yun na nga, that was the problem. They kept saying, so that we can respect the peace process. Actually, yung statement na yon nung nagkaroon ng final ng hearing, dalawang hearing, nasigawan ko doon si Secretary Deles eh. Because she was insisting that the president was correct in saying na wala muna, etc., peace process and everything. Mm. And she was lecturing the committee about the need for ganyan. Sabi ko, stop lecturing us. Oh, about the all of sino ka ba? Sana kinontempt nyo. Di na, kasi after that, wala nang hearing eh. Oo. Ay, talaga? Oo, yan. Pinatigil? Pero kasi mga ganyan, pupunta sa Kongreso, magle-lecture, kala mo, isa na napikol si JPE dyan, kano? Amcham. Talaga? Sabi, please stop lecturing us about ourselves. Diba? Alam, mas kilala nyo pa baka ang sarili namin kesa sa amin? Speaking of, dun sa paghatid ng mga wounded to the hospital, alam mo kung ano yung dumating? It's a US chopper. So, what diba, does that say? May report na may kanon na doon sa field. Actually, yun ang isang item na US operation niya. Na ayaw pag-usapan. US operation niya na in-adapt nila Pinoy. Ginamit tayo. Si Marwan, ano nila? Nasa FBI, most wanted yun eh. Kasama nila Bin Laden. Yung ano pa nga, up to now, ginagamit yung excuse na there were no orders for the military to rescue. Nagsulat si General Pokis. General Pokis is a retired Air Force. General. So we call it Air Force family yan eh. Pagka Air Force kayo, lahat kayo magpipinsan, magkakapatid, nag-ano. So, ang sabi niya, there's a thing sa Air Force. It's something that the pilots do. Na if may namamatay, they don't wait for orders. Yes. So it's better to ask for forgiveness
later. Then ask for permission. Kasi buhay ang nakataya. Kung i-court martial ka later on, okay lang, sabi ko nga eh, kung ganyan, ganyan yung issue. Kung court martial ka, ako tatayo pa ako sa'yo. Kasi we're talking about lives. You don't bargain with lives. You don't say, wala na akong career if I disobey orders. Kahit may mamamatay pagka hindi ko sila ni-rescue. Ibali mamatay na sila, basta yung career ko lang. Yeah, because essentially that's why they didn't want to disobey. Well, in this case, supposedly the president. Sabi ni General Pokis, we don't do that. That's why daw, the Air Force knew nothing. So, nagkaroon ba ng ano yan? Sa military? Oo. When situations arise? Yes. You think the military wasn't angry? They were angry so as ano well. So, ano ba nila? Ngayon, kapag merong ganyan, alimbawa, PMA ka, nagtuturo ka. Case study. Itong mamasapan. Itong sub 44. Anong gagawin mo kapag may ganyan situation? Yeah. Meron, dapat may ganun na lecture. Actually, ni Mayor Magalong yan. Sabi niya, was it a successful or something mission? Sabi yan, as far as I'm concerned, sabi niya, it was a failure because just one life. Na nawala. From my personal point of view, sabi niya, it's already a failure. Kaya pwede naman ma-prevent. Pero hindi niya ginawa. Therefore, failure. Kasi yung sinasabi ng iba, at least nakuha si Marwan. Kasi yung bakbakan ganyan, may namatay sa bakbakan. Pero parehas yung labanan. Ayos eh. Pero yung kailangan ng rescue, at meron na makakayahan mag-rescue, at inutusan mo huwag mag-rescue, Kaya nga sabi ni PBBM, at that time he was a senator and chairman of the local government committee because pinag-usapan yung tungkol sa ARMM, law. Sabi niya, soldiers and policemen are a different kind of species. Yes. In a sense, sabi niya, they have a social contract. And their contract includes to die. Yes. But you have to give them all the necessary. The support. Hindi pwedeng komo may contract to not die. Not anybody. Just let them die. Kaya nga, not anybody is given. So they wala na magsusundalo niyan. Kaya nga ang camaraderie diyan, brotherhood. Yes, matindi. Dahil kasama mong mamatay yan eh. Pero kapag nasa alanganin ng buhay mo, ako, brother mo, nasa sundalo, mamamatay ako kasama mo. Di ba? Papipilitin ko iligtas kita. Kaya yung leader, napakatindi responsibilidad mo diyan. Totoo. If you put yung sinasabi ni Trixie, if you put them in harm's way, you have to give them all the necessary. And in post, your families should be taken care of. Your children should be taken care of. Lahat yan dapat inaalagaan mo. Wala nang media sa anniversary. Wala na nga, yun na nga. Sayang. Bakit kaya? I am so disappointed. Bakit kaya? Tinahanap ko bakit kanina. Bakit tayo lang yung nagkukuhog dito? Memorial? Wala baka ba? Yung SAP mismo, baka sasap lang meron. Baka bukas lalabas yan. Sana. Kasi ngayon gagawin eh. Ngayon sana. Gagawin yung memorials. Imbes na courtesy resignation lang yung pinag-uusapan niya. Labing isa na lang daw hindi nag-submit. Ng courtesy resignation. Hanggang January 31 pa naman eh. They still have 6 days para mag-submit ng courtesy resignation. Labing isa. So alam na kung sino. Pero what we also have to do is recognize everybody who helped recognize this and who helped out dun sa who helped the families, President Duterte before. People on social media. Kasi kung hindi natin kinuyog yung yung Aquino administration noon, they would have just done things like go to the Mitsubishi plant or span it na, well, we got Marwan, we saved lives. This guy is a terrorist. Totoo naman yon. Marwan was a terrorist. At saka, he was the explosives expert. At saka nagtuturo dito. Nagtuturo siya how to make improvised explosive devices. And he was planning several attacks here in the Philippines. He was going to attack Metro Manila and so on. That was the intel. So yes, nakuha nga si Marwan. Pero the cost of this...
plus you that should not have been high. Ako sa akin, Trix, kung may ganong kalaking operation, the cost is talagang kailangan natin gawin. Mm. But the fact of the matter is, it's not an actual cost. Kasi negligent hindi natin ginawa yung dapat gawin. Ginawa. Dapat gawin. Yung back up and everything. Hindi na. Ano yung suicide mission doon sa mga support? Yung ba ginawa mo ninyo? Ganun ba it dapat? It was not. Eh, kaya nga eh, kung hindi ganun, eh bakit hindi nagawa, hindi ginawa yung rescue? Masakit pa rin kasi sa loob yan, rescue. Yan, masakit sa loob yan na ano yung binabalansin ninyo? Na, what was the interest you were trying to protect by preventing the military from coming in? Ganun yung decision making dyan eh. Ano yun? Was it the secrecy of the operation? Tapos na! Nangyari na eh. Nagbanatan na eh. Ando na yung mga tao sa Zamboanga. Even Mayor, then Mayor Duterte was in Zamboanga. He understood the situation that they were dying in the field because hapon nandun siya eh. And then he left before 4 o'clock. Umaga pa nga daw. Nagsimula na yung bakbakan. 5:30. 5:30. Ando na sila. Inabutan sila ng umaga eh. It was a nighttime operation, pero hindi sila yung river. Hindi nila na anticipate that it would take long crossing the river. Malakas yung agos, it took a while. Doon sila natagalan. Tapos before they started the operation, humingi sila ng advice. Kasi 2:30 na. They only had so much time to do it. Tutuloy ba? So the order came back, tuloy. Hindi tinuloy nila. So mali din yung planning, yung river. Yung pala. Hindi nila na yun. Not every operation is 100%. There's some things talaga that you cannot foresee or plan. They knew about the presence of the river. Pwedeng call off yun eh. That's why they asked for advice. Sa tagal kasi, ng delay, kasi... kung wala na rin si Marwan ng ganong oras. 2:30 a.m. nandun. They confirmed siya. Confirmed yun eh. Confirmed, so tinuloy. Confirmed yung intel. Yes. Tsaka, kasi kung sakali mag-pull out sila, ang dami na nila doon. Abutan din ng daylight, makikita ng mga tao ni Marwan na ang daming police in the area, they will lose him. So ito sa judgment call. Para sa akin, either way, any decision there would have been correct. So, hindi ko ma-blame yung ano. Kasi 2:30 eh, parang abutin pa. Sisikat ang araw, pero 5 o'clock. Merong araw, nagigising ako ng 2:30. Kaya. So, maraming mga tao doon ni Marwan na malamang gising na noon. Medyo lalo isolated. Na, sa bundok, wala kang maginagawa, pwede ka maaga matulog. Pero masisika na maaga. In this instance, medyo isolated yung area niya. Tsaka may distances from the communities. I see. Yun ang talagang ano siya. Part of his security. Part of his security. May perimeter, kumbaga. Meron siyang perimeter na ano. Eh, ang decision saan daw pwedeng panoorin yung docu? Tinatanong nitong mga nakikinig sa atin. Iikot natin. Iikot ho. Para daw, maganda daw paraan niya para maalala yung Sub-44. Yung Sub-44, and then, I understand. Baka pwede raw ipalabas sa mga sinehan. Pwede. We will ask the producers to have limited viewing. Pwede ba i-post so sa YouTube? Tanungin natin din. Baka, paanoin muna natin. Tanungin muna sila. It will be up to the filmmakers, the producers, and the like. Ang galing ha, produce. Dapat yung mga docu na ngayon, inilalabas yan sa mga National Geographic, Discovery Channel. Meron na. Ganun. I think sa Discovery mayroon. So, we will ask the producers what happened. And then, at the same time, I was egging on them, sina Philip at saka si Sally Jo, to also document yung mga nangyari rin na mga highlights. Halimbawa yung nangyari sa Albarca, yung mga ganun. Wala pang documentary yung Albarca. Wala pang documentary yun so, yung sa Albarca. Pati yung pagkuha doon kay Abu Sabaya. That was also a good one. Yung kay Sabaya. Ang matindi sa docu kasi, si General Abu yan. Ang buhay ng docu is yung factual. Yeah, wala, hindi pwede mga conjecture. Wala. Kasi atakihin ka ng mga nakakaalam yan. Ang dami. Mawawalang credibility yung ano dyan. So,
which reminds me also kasi nung pinipressure nila si ano si General Magalong at the time, ang sagot nga niya was ano ba yun? Wala na sila kasi sinabihan na sila. Oo. Pag nilabas yung sa kay ano presidente, tapos na yung ano yung career, hindi na magiging PNP chief si General Magalong, si Sir Benji. So sabi niya, Sir naman, kinuha, wala na nga kaming career. Kukunin niyo pa ba yung reputasyon namin? Oo nga. So, that was a great cost. Medyo, asan na lang si Purisima? May kaso. Pero may kaso yan eh. May kaso siya. So, hindi ko alam kung tapos na yung mga cases. All of them have cases. Sino ba yung nag-planning nito? Yung under si Napenas is also still facing charges. Si yun, si pero ang nakikita natin dito is really yung si General Purisima and the president, former president. And then of course the late president. Nakita mo the way they wanted it. Mas naging problema pati naging nagalit ang tao dun ano the process of cover up. Yun after that. Sa akin yun naman laking kasalanan. Isipin mo yung usurpation of authority. Yun, oo. Ni na cover up yan. Parang ine-exonerate nila eh. Na, and who was the former ombudsman? Conchita Carpio Morales. She was the one who filed the case for usurpation of authority. No, hindi ko alam kung ano na nangyari dito sa proseso na to. Pero ni-refile yan ni Attorney Topacio eh. So I'm not sure how it's doing dun sa ombudsman. Maybe they don't want to touch it because there's no more criminal liability for a person who is dead. Pero para sa akin, what about the others? Diba, hindi naman, ano, in-enable naman nila yung presidente dati. Yung mga enablers. Oo. So it's... Pinagtakpan pa. If only for the record. Can't we say something na lang that's on the record about the liabilities of these people? So ang pinakaano natin, ang historical document dito, is the report. Eh gusto nga tabunan na yung issue na yan eh. Diba? Tignan natin, abangan natin bukas. Kung meron man lang ano. Eh, yung iba na nasa mid lang eh. Diyaryo agad. Nag-chaleko lang. Naman, front page. Mahal yung chaleko eh. Tsaka magandang tignan yung chaleko. Ikaw naman, sinasabit nga niya sa presidente, ikaw naman. Ikaw nga, buti nga sinasali na sa press release. Ito mo, salingkit pa si presidente. Doon ako naiirita ngayon ha. Kasi the president says, oh, hindi kailangan ganito. Halimbawa, itong itlog. Hindi kailangan na ano, there's something fishy going on. Do you hear anything from DTI? Press release na nagchaleko siya. Wala po kasama sa vision. Bad trip ha? Bad trip kayo. Bad trip vision ha? Yun eh. Okay. Tignan natin kung ngayon na sinabi ni Presidente Latin, at least si Jimmy, hindi management lang to. Management lang. Binago na niya yung sinabi niya. Management lang na ipa-privatize. But the biggest question is, kanino mapupunta yung 12 billion pesos a year income niya ang airport kapag binigay mo na yung management sa iba? Sana hindi yung parang LRT1 din yan. Sana hindi ganun. Alam mo kung bakit? Yung LRT1, sinasabi nila first of a kind yung kanilang kontrata. First of a kind. First of a kind. Ngayon, with all of these things that are happening, sana pwedeng gawin doon. Sige, mag-manage kayo. Ito yung kontrata nyo. Hindi yung 12 billion, ha? For doing the following, 1, 2, 3, 4, 1 billion kayo. May fee. Management fee. Management fee. Hindi sa inyo lahat nakita. May management fee kayo. Eh, hindi eh. In terms of preference, ang gumagawa, ADB. Nako, patay. At ang lahat ng ini-invite, puro foreign. Patay tayo. What a coincidence. Eh, ADB, foreign. Ini-invite mo, foreign. Ano pinag-iinteresan dyan? Yung 12 billion pesos na income nitong airport. And yung asset po niya, ng NIA, lahat nag-invest. Gobyerno. Okay? Tapos ibibigay mo yung authority to operate the airport sa iba, sa private sector. Napakatanga naman itong ating KA, hindi nila kaya yan.
Hindi tayo pwede magpadala nag-study sa labas para matutunan yan. Mm-hmm. Kailangan iba pa, foreign company pa ang gumala. Ang ginagamit nila, example, Cebu at saka Clark. Eh, teka muna, tignan muna natin yung Cebu at Clark. Ano, are they really successful? At saka, hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano yung kontrata na yun. Ha? Hindi nila sinasabi. Hindi nila inilalabas yan. Kasi yung asset po, pag-aari ng gobyerno, pagagamit mo sa private sector, and yet yung kita, nasa kanila lang lahat. Actually, maling-mali yan, yung ganun. Parang MWSS. Yan ang naging template. Yan ang naging template. Lahat, tinayo ni Marcos noon, dams, filtration, everything, tayo lahat. Noon gawa na yung mga heavy, yan yung heavyweights, yan yung mga heavy lifting. Maglalagay ka na lang ng tubo pabunta sa bahay. Yun ang pin-privatize. And yet, sa kanila lang. Lahat ng kita. Parang windmills lang. Parang ganun. Ngayon, natawa ako kasi nung campaign, si Presidente, of course, was saying na that was one of his achievements, yung alternative Zero sa energy resources. Yung kaysa Ayala daw yan. Humirit yung kampo na mga yon at sinabi, Ayala naman yan, hindi naman kanya yan. Nakaregister daw yan ang may-ari Ayala. Oo nga, binili ng Ayala. Nobody said that BBM owns it. Lahat nga ng concessions nakuha ng gobyerno, sila na hinabang. Pagbabalik ang karambola, ang oras natin 9:03 ng umaga. Karambola sa DWIZ.